Dinagdagan ng strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Justin Fortune ang routine ng ensayo ng pambansang Kamao. Layunin daw nitong patibayin ang muscles ni Manny sa binti at palakasin ang kanyang mga braso. Mula sa California sa Amerika, may news to go si Mark Zambrano. Mark. Awi, pasado alas 7 nga ng umaga kanina nang dumating sa Drake Stadium sa University of California, Los Angeles o UCLA si Manny Pacquiao. Pabor ang campus ng UCLA para sa kanyang training dahil tahimik at di basta-basta madaling pasukin ang lugar. Matapos ang konting stretching, umikot ng halos 3 beses si Manny sa oval, kasama ang kapatid na si Bobby at iba pang miyembro ng Team Pacquiao. Sa hagdan ng bleachers naman, tumuloy si Manny kung saan minanmanan siya ng strength and conditioning coach na si Justin Fortune. Bukod sa lateral run o pagtakbo ng patagilid, paakit na hagdan, nag-sprints at box jumps din si Manny. Ayon kay Coach Justin, layunin itong patibayin ang fast twitch muscles sa mga binti ni Manny na magbibigay sa kanya ng eksplosibong bilis ng galaw. Dinagdagan din ni Coach Justin ang medicine ball toss ang routine ni Manny para naman lalong palakasin ang braso at upper body nito. Kitang-kita hawi ang lakas ng kaliwang braso ni Manny sa pagbato ng medicine ball. Sa ngayon, nahawi, nag-aabang pa rin kami dito sa Wildcard Gym ano, kasi merong exclusive video shoot dito, yung Showtime at HBO, para sa ilang specials na gagawin dito para kay Manny Pacquiao. At maya-maya siguro makakapagbigay tayo ng mga update tungkol sa kanyang gym training dito sa loob ng Wildcard Boxing Gym. Yan muna pinakuling ulat tungkol sa training nating pambansa Kamao mula dito sa Los Angeles, California. Hawi? Mark, kumusta naman ang sparring? Meron bang nagaganap na sparring sa mga araw na to? Kahapon, Hawi, naganap yung sparring today. Wala. Kahapon, nag-8 rounds, bale 4 rounds. Kasama niya yung sparmate niya na si Sims. At yung isa namang 4-rounder kasama niya yung si Gibson na sparmate niya. Maganda naman daw ang naging resulta at ayon kay Coach Freddy Roach ay nakikita niya unti-unti na nag-i-improve yung timing saka yung positioning ng ating pambansang Kamao. Although hindi pa rin 100% ano, pero nakikita niya na yung advanced improvement din sa condition nitong si Manny ay nakikita na dahil nga sa alam naman natin na itong si ating pambansang Kamao, Hawi, hindi mo talaga pwedeng pigilan yan eh. Kahit sinabi ng timeout or last round na, laging merong extra na ginagawa yan pagdating sa training. So far, so good pagdating sa kanyang training dito sa loob ng Wildcard Boxing Gym, Hawi. Pero yung mga sparring sessions na yan, off-limits pa ha, sa media, no? Tama ka dyan, Hawi. Ano? Kasi syempre, kaya nila sinasaran to. Actually, lahat ng media bawal. Ano? No cameras. Ang pwede lang pumasok sa loob ng Wildcard Gym ay tanging mga miyembro ng Team Pacquiao at yung kanyang mga coaching staff para na rin masiguro na walang lalabas informasyon o magdi-leak na anumang strategiya na gagawin nila kontra kay Floyd Mayweather pagdating nga sa May 2 sa Las Vegas, Hawi. Okay, so sabi mo lumipat siya rito sa UCLA ano, stadium. Stadium niya ng track and field at ano pa, football, I guess, no? Itong Drake Field kasi, ito ay isang track oval sa loob mismo ng campus ng UCLA dito sa Los Angeles, ano. Kaya sila lumipat doon kasi doon tinatakbuhan ni Manny dati sa Griffith Park. Bukod sa napakadaling puntahan ng mga tao na dinudumog si Manny doon at pumupunta siya. Ay, itong area na to ng UCLA is very secure. Hindi basta-basta nakakapasok dito kung walang sadya talaga. So sa obserbasyon ko, maganda nga nagiging epekto dahil nakakapag-concentrate yung ating pambansang Kamao. Walang masyadong nagpapapicture, walang masyadong nagpupunta doon para magpa-sign ng kung ano-ano. Kasi yun ang kailangan niya talaga dito eh. Hindi lang doon sa loob ng Wildcard Gym, kundi pati doon sa kanyang mga morning run. Kailangan niya ng concentration, Hawi, dahil ibang klaseng training yung ginagawa niya dito. In fact, nabanggit niya sa atin noon that this is 3 times more difficult sa lahat ng training na ginawa niya. So yung security, saka yung quick access na rin dito sa, ano, sa loob ng UCLA ay pabor para sa training niya. Pero hindi naman siguro ginawang exclusive lang para kay Manny Pacquiao yung UCLA facility na yan, no? Kasi ang daming estudyante dyan sa UCLA. Siguro, ang hinaharang lang sa labas ay yung general public, yung mga bata, halimbawa, na gusto lang magpa-autograph at magpalitrato. Pero yung mga estudyante pa rin ng UCLA, may access pa rin dyan sa training ni Pacquiao. Tama ka doon, Hawi. Hindi naman exclusive yung buong Drake Field para kay Manny Pacquiao lang, ano? Meron mga tumatakbo doon na mga member ng team ng UCLA sa iba't ibang athletic sports na tulad ng decathlon. Meron tayong nakitang team doon. In fact, kaninang umaga, nakasabay pa ni Manny Pacquiao, although mga 5 minutes na lang bago siya matapos, yung Mexican football team na nagtetrain doon. In fact, meron tayong mga nakikita din ng mga big name celebrities
tulad nung isang araw, nakita natin si Carmelita Jeter, yung tinaguri ang fastest woman alive, na nandun din nagtetrain. Actually, did they take advantage, Howie, doon sa security, saka yung ganda din ng lugar, nung Drake Field sa UCLA, kaya yung mga big name celebrity, or rather big name athletes, tulad ng ating pambansang Kamao, ay nakahanap ng mas magandang pwestuhan pagdating sa training dahil nga doon sa security na lugar, Howie. Hindi naman hinaharang yung mga taong papasok doon. In fact, bihira talaga makapasok doon unless meron kang sticker or unless previously advised dun sa administration na eskwelahan kung saan ka pupunta. So, yun yung binabanggit ko kanina, hindi basta-basta makakapasok doon, which explains yung security ng lugar na pabor din sa training ni Manny, Howie. Mark, meron akong itatanong tungkol sa isang video na shinare mo sa Facebook kasi may medyo nakakatawa, medyo entertaining na exchange sa pagitan ni Manny Pacquiao at itong si pro Mayweather na sports pundit na si Stephen A. Smith. Siguro naalala mo yung naganap doon, ano? Kasi nagtawanan nga. Pero yun nga, medyo seryoso rin yung discussion nila doon dahil siyempre pro Mayweather itong si Stephen A. Smith at naniniwala siya, na-knockout ni Mayweather si Pacquiao. Pero ito naman si Pacquiao, sabi niya mas natakot pa raw siya kay De La Hoya at kay Marquez, no? Kaya parang halos nahulog sa upuan itong si Stephen A. Smith na bilib na bilib kay Mayweather. Ano sa tingin mo yung mood dyan sa kampo ni Pacquiao? Talagang ganun kataas yung kanyang confidence na mas natatakot pa siya doon sa mga natalan niyang mga ibang kalaban kaysa kay Mayweather? Or talagang may nagaganap ngayon na psychological warfare at nagpapakita ng parang tingin ng iba ay overconfidence itong si Pacquiao? Alam mo, Howie, yung binabanggit mo na psychological warfare, ano, normal yan. In fact, every fight na kinocover natin, before this, ano, nakikita natin na talagang merong psychological warfare going on. Pero siyempre, sa ngayon kasi, sa puntong ito, hindi natin nakikita yung panic ni Floyd Mayweather. At ang mababanggit ko lang, nakikita kong obserbasyon pagdating dito sa ating pambansang Kamao, ano, yung level of confidence ni Manny, dati kasi, alam mo, hindi madaling itago yan eh. Kung talagang kumpiyansang-kumpiyansa ang isang atleta, lalo na sa caliber ni Manny Pacquiao, makikita mo yan sa mga kilos niya, doon sa mga salita na binibitawan niya, saka yung overall demeanor tuwing nagte-training ito si Manny. Sa aking obserbasyon, Howie, napakataas ng level of confidence ni Manny Pacquiao. And I'm not just saying that dahil pabor tayo or siyempre medyo lamang tayo sa, ano, sa, or hindi naman lamang, or pwede nating sabihin na mas pumapanik tayo ng konti sa kanya, no? Pero sa obserbasyon ko pagdating sa training, especially doon sa kanyang sparring na kinakausap natin si Freddie Roach, wala siyang nababanggit na medyo tentative si Manny, o wala siyang nababanggit na kinakabahan si Manny or nagreklamo si Manny, or meron siyang demands na gusto niyang gawin in excess of the training na isinaad nga nitong kanyang coaching staff. So small things like that, Howie, ano, kahit hindi niya sabihin, naharap-harapan na confident siya, sa kilos pa lang niya, Howie, makikita mo na eh. And sa dami ng laban na na-cover ko ni Manny Pacquiao in the past, sa tingin ko, honestly, personal opinion ko ito, very, very high ang level of confidence sa ating pambansang Kamao. And I think pataas pa yan lalo habang nakukuha niya unti-unti yung condition na hinahanap niya na talaga namang tamang-tamang pangtapat dito kay Floyd Mayweather, Howie. Yeah, kasi parang pinapalabas ni Stephen A. Smith, nangi-insulto pa si Pacquiao nung sinabi niya na mas natakot pa si Pacquiao kay De La Hoya, no? Parang binabaliwala niya itong si Mayweather. So maaaring ang psychological warfare lang yon. Pero gusto ko rin na tanungin sa'yo, may access din ba ang media sa training ni Mayweather? O ang Pilipinong media lang ang pinababawal doon? Yung ibang kakampinyang media ay nandoon? Sa ngayon, Howie, ano, sa balita na didinig ko dito, in fact, meron tayong mga kasama dito media outfits from different countries na pumunta rin dito sa training camp ni Manny. Talagang napakahirap daw kumuha ng access sa loob ng Mayweather camp.